Nagsagawa ng dalawang linggong pangaral ang mga Adventista sa Sityo Kambal, Bato, Barangay San Ignacio, Bako, Oriental, Mindoro. Nakatuwang nila sa nasabing pangaral ang kanilang non-Adventist cared friend, si Arian Joy Halop, para sa report. Jesus, buhay at pag-asa. Ito ang naging tema sa gabi-gabing pangaral na isinagawa sa Sityo Kambal, Bato, Barangay San Ignacio noong 5 hanggang 18 ng Hunyo na dinaluhan ng 58 mga tao. Malugod na ipinagamit ni Mang Jojo Rayos ang kanilang bakuran upang maging lugar ng gabi-gabing pagpupulong patungkol sa likturang pangkalusugan at Biblia, bagaman siya at ang kanyang pamilya ay hindi mga Adventista. Pinagkaloob ko kay Brother Evan ang gamitin itong aking konting espasyo upang matutunan ng mga tao ang mabuting balita ng ating Panginoon. Samantala, upang higit na mapalawig ang paglilingkod, nagsagawa ng pagdadalaw ang mga kabataan sa mga tagapakinig kung saan nagkaloob sila ng libreng blood pressure check-up, dahilan upang maabot hindi lamang ang kanilang pangangailangang espiritual kundi maging ang pisikal. Sa gabi-gabi ay ibinahagi ni Brother Evan Monreal ang mga lekturang pangkalusugan, samantala pinangunahan naman ni Pastor Glenn Mardilana ang pag-aaral ng mga lekturang may kinalaman sa Biblia. Tayo ay nagagalak sa napakagandang pagkakataon na ipinagkaloob ng ating Panginoon upang makisangkot sa kanyang dakilang gawain sa lugar na ito. At alam natin na ang Kambal, Bato ay isa sa lugar kung saan ang Panginoon ay mayroong mga tupa na kanyang nais tawagan. At tayo bilang mga Kristiyano, tayo'y naliligayahan na makasama ang mga taong ito sa ating ginawang pag-aaral. Tayo'y nagpapasalamat din sa ating iglesia sa lugar na ito ng Dulangan na patuloy na sumuporta at mayroon tayong kaligayahan sa ating kong ginawang paglilingkod. Purihin po ang Panginoon sa pagtatagumpay ng gawain ito. Nag-iisang Adventista si Marian Fofre sa kanyang pamilya. Ngunit ngayon, ang kanyang bunsong kapatid ay isa sa tatlong tumanggap sa Panginoon mula sa isinagawang pangangaral. Aniya, lubos siyang nagagalak na kasama na niya ang kanyang kapatid sa iisang pananampalataya. Lubos ang aking kagalakan na akong nakasama ang aking bunsong kapatid sa pananampalataya at nawa ay hindi maging huli na makasama ko rin ang aking mga decision po ako na magpabautismo dahil na kilala ko ang Panginoon at nalaman ko na ang araw ng Sabado ang tamang pagsamba. Masaya ako dahil makakasama ko na si Ate sa pagsimba at sa paglilingkod sa Panginoon. Lubos ang kagalakan ng langit sa isang taong tumatanggap sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon sa katagumpayan ng kanyang gawain. Nawa, marami pang mga tao ang maihanda sa nalalapit niyang pagbabalik. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, Arian Joy Halop, Hope Today, NPUC News.